balikan at tuklasin natin ang kasaysayan ng Death March. April 1942, World War II. Ang Imperial Japanese Army ay nasangkot sa sunod-sunod na war crime. At isa nga dito ang malagim na Death March. Matapos sumuko ng humigit-kumulang 76,000 na mga sundalong Pilipino at Amerikano, ay pinagmarcha sila papunta sa prison camp sa Mac O'Donnell na may kabuuang layong 106 na kilometro. Ang paglalakad ay tumagal ng 5 hanggang 10 araw. So, ngayon mga katroops, simulan na natin sa simula. Pagkatapos ng Pearl Harbor attack, ay sinimulan na ng mga Hapon ang pagsakop sa Pilipinas dahil ito ay isa sa mga importanteng bansa na kanilang masakop upang makontrol nila ang Southeast Asia. December 10, nang magsimulang magdatingan ng mga sundalong Hapon sa ilang parte ng Luzon, ngunit sinimulan nila ang pagsalakay noong December 22, 1941. Tinatayang nasa 150,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano noon ang nagtanggol sa Pilipinas sa pangunguna ni General Douglas MacArthur. Malamang kilala nyo na siya. Nagtuloy-tuloy pa ang pananakop ng mga Hapon sa ilang lugar sa Luzon hanggang sa umabot na nga ang labanan sa probinsya ng Bataan noong January 1942. March 11, 1942 naman, nang iniwan ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas sa direktang utos na rin ng nooy Pangulo ng United States na si Franklin Roosevelt, kung saan binanggit niya ang popular na katagang, "I shall return." Ngunit ang tanong mga katroops, bumalik nga ba siya? Ang mga sundalo ng Bataan ay nagpatuloy pa rin sa paglaban. April 9, sa kabila ng pagpupumilit ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo na depensahan ang Bataan, ay tuluyan din silang natalo ng mga Hapon dahil na rin sa kakulangan ng supply ng armas. Kaya, napilitan na rin sumuko ang mga natitira pang buhay ng mga sundalo. Ang totoo mga katroops ay hindi ito ang inaakala ng mga Hapon. Ang taya ng mga Hapon ay mapapasuko nila ang mga sundalo sa Bataan sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit, umabot ito ng ilang buwang labanan. Hindi rin inaakala ng mga Hapon na napakaraming sundalong Pilipino at Amerikano ang susuko sa kanila na umabot ng 76,000, masyadong malaking bilang kumpara sa kanilang iniisip na 30,000 lang. Dahil kapos sa supply ng pagkain at sasakyan ng mga Hapon upang dalihin ang mga bihag na sundalo sa kulungan sa Mac O'Donnell, ay isinagawa na nga ang madugong Death March. Pero bago pa magsimula ang Death March, ay pinakiusap na ng General ng US na sila na ang magdadala sa mga bihag na sundalo sa Mac O'Donnell gamit ang sasakyan ng mga Amerikano. Tumanggi ang general ng mga Hapon na si Masaharu Homma. Nagsimula na nga ang paglakad ng mga bihag na sundalo sa munisipalidad ng Mariveles hanggang sa San Fernando, Pampanga. At isinakay sila sa tren hanggang sa Capostaylac at muling pinaglakad ng 14 kilometers sa Mac O'Donnell Prison Camp. Pero bago pa man sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano, ay nakakaranas na rin sila ng pagkagutom dahil sa kakulangan ng pagkain. Kaya naman, sa kanilang paglalakad sa panahon ng Death March, ay lalong matinding pagkagutom at pagkakasakit ang kanilang inabot. Kahit tirikang araw, ay patuloy pa rin silang pinaglalakad ng mga Hapon. Kaya naman, lalo itong nagpapahina sa kanila. Tumagal ang paglalakad ng mga bihag ng 5 hanggang 10 araw. Isang beses lamang pinakain ng mga bihag sa buong panahon ng kanilang paglalakad. At ito ay noong marating nila ang destinasyon sa Mac O'Donnell. Kahit nang maiinom na tubig, ay hindi rin pinagbigyan ng mga Hapon. Kaya naman,
maraming mga bihag na sundalo ang hindi kinayang magpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang lahat ng hindi kayang maglakad ay pinapatay din ng isang grupo ng mga sundalong Hapon. Tinawag ng mga Amerikano ang grupong iyon na Buzzard Squads. Upang makatulong sa mga bihag na sundalo, ang mga lokal na mamamayan na nakatira sa dinaraanan ng paglalakad ay pasikretong naglalaglag ng mga tubo at tubig upang makain at mainom ng mga bihag. Mas pinahirap pa ng mga sundalong Hapon ang paglalakad na ginagawa ng mga bihag na sundalo. Inutusan sila na lumakad ng diretso at ang mga humihinto kahit sa ano pang kadahilanan ay pinapatay. At ang mga labi ay iniiwan sa daan. Kaya naman ang buong ruta ng paglalakad ay napuno ng mga naghandusay na bangkay at ito ay sinasagasaan pa ng mga sasakyan mga sundalong Hapon na nasa bandang likuran ng paglalakad. Ngunit kahit ang mga bihag na sundalong sumusunod sa mga iniuutos ng mga Hapon ay hindi rin nakakaligtas sa pagmamalupit ng mga ito. Kahit walang dahilan ay bigla na lamang silang pinapalo at sinasampal pag sila ay napagdiskitahan. At kung sila naman ay pumalag, sila ay papatayin din. Sinasabi siguro ng marami na ang ihina naman ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, pero hindi iyon ang totoo. Kaya nagalit ng gusto ang mga sundalong Hapon ay dahil nahirapan silang papasuko ang mga ito na humigit ng gusto sa kanilang inaakala. Kaya naman, binuhos ng mga Hapon ang pagkagalit sa mga ito sa tinatawag nilang Marcha ng Kamatayan. Walang tigil na paglalakad, walang pagkain at walang gamot, maging ang pag-ihi at pagdumi sa kanilang mga pantalon na lubhang nagdulot ng lalong pagka-impeksyon ng kanilang mga sugat sa paa. Tinatayang nasa 650 sundalong Amerikano at 15,000 to 18,000 sundalong Pilipino ang namatay sa nasabing death march. Pagkatapos ng gera ay pinatawan ng parusang kamatayan ang general ng mga sundalong Hapon na si Masaharu Homma dahil sa maraming war crimes na kanyang pinamunuan. Kabilang na ang Marcha ng Kamatayan o Death March. Siya ay na-execute noong 1946. Yan ang kasaysayan ng Death March, mga katroops. Ang isa sa pinakamalagim na war crime sa buong kasaysayan ng Asia Pacific. Maraming salamat sa inyong panunood and see you again next time.